Magandang araw sa iyo, Kakalabawan. Maligayang pakikilahok sa ating webinar series na pinamagatang Gabay sa Wastong Pangangalaga ng Kalabaw. Sa ngalan ng bumubuo ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, nais naming pasalamatan ang lahat na nakikibahagi sa ating webinar o online seminar. Bahagi po ito ng proyektong Kara-aralan ng DAPCC. Ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa Milk-Based Enterprise, All About Cheeses. Ako po ang inyong lingkod, Tracy Ebert Padre, na magsisilbing webinar host. Bago natin simulan ang webinar, narito po ang ilang house rules at instructions upang maging mas maayos ang takbo ng ating webinar. House rules. Siguraduhin na kayo ay may stable na signal sa inyong lugar. Tiyakin na fully charged ang inyong gadgets. Mas mainam na gumamit ng headset upang marinig ng mas malinaw ang webinar. Maglaan ng angkop na oras para sa webinar. Instructions. Gamitin ang Q&A tab at chat box kung mayroon kayong tanong sa ating resource person at sa pagbabahagi ng anumang impormasyon na may kinalaman sa ating tinatalakay na paksa. Magkakaroon po ng 15 minuto na question and answer portion pagkatapos ng presentasyon. Kung nais mo na muling panoorin ang webinar na ito, maaari namin itong ipadala sa inyong email account kasama ang iba pang mga impormasyon kapag kumpleto na ang kabuuan ng webinar series sa Gabay sa Wastong Pangangalaga ng Kalabaw. Ito ay makikita rin sa official Facebook page at YouTube channel ng DAPCC. Mamamahagi po kami ng e-certificates of participation sa mga registered participants na makatatapos ng webinar episode na ito. Ating pasalamatan ng pamunuan ng DAPCC sa pangunguna nila, Dr. Ronnie D. Domingo, Officer in Charge Executive Director, Dr. Caro B. Salces, Deputy Executive Director for Administration and Finance, Dr. Claro Mingala, Deputy Executive Director for Production and Research, at sa lahat ng bumubuo ng Knowledge Management Division o KMD upang maisagawa ang webinar na ito, para sa patuloy pa rin na pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga magkakalabaw at magagatas. Magsimula na po tayo sa ating webinar. I-welcome po natin si Ms. Patricia Camille O. Saturno, Science Research Specialist 2 mula sa Carabao Enterprise Development Section ng DAPCC. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Patricia Saturno ng Carabao Enterprise Development Section. Ngayong umaga, atin pong tatalakayin na paggawa ng mga cheeses na maaaring magawa gamit ang gatis ng kalabaw. Ang ilan po sa mga produktong ating pag-uusapan ay kesong puti, fresh type mozzarella, ricotta cheese, at gouda cheese. Ano ba ang cheese? Ito ay isang produkto mula sa pagkakoagulate o pamumuo ng gatas, skim milk o cream upang makagawa ng curd. Ito ay ibubukod sa natirang likido o ang tinatawag nating whey at ang curd ay sisiksikin at kadalasan ay ra-ripen. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 800 klase ng cheese sa buong mundo. Ang cheese ay may iba't ibang klase base sa paraan kung ito ay ra-ripen at base kung paano i-coagulate ang curd. Ang cheese ay maaaring unripened or ripened. Ang unripened cheese ay kadalasan din tinatawag na soft cheese at ito ay maaaring kainin kaagad matapos itong maproseso. Ang halimbawa nito ay ang kesong puti, fresh type mozzarella, at ricotta cheese. Ang ripened cheese naman ay maaaring hard o semi-hard. Ito naman ay hindi maaaring kainin pagkatapos maproseso dahil kailangan itong i-ripen. Ang mga cheese na nakapaloob dito ay ang gouda cheese,
Edam cheese, at cheddar cheese. Ang ripening o aging ay step kung saan ang cheese ay kailangan iimbak sa isang lalagyanan o kwarto at iiwan sa kinakailangan na temperatura, relative humidity o ang dami ng tubig sa hangin at tagal nito upang mag-develop ng angkop na lasa, amoy at texture. Ang susunod naman na kategorya ng cheese ay base sa paraan kung paano i-coagulate ang curd. Ang unang klase ay ang acid coagulation, kung saan gumagamit ng acid para mamuo ang gatas. Ang mga curd na nagagawa sa pamamaraan na ito ay mas siksik at ang likitong naiiwan dito ay tinatawag na acid whey. Ang enzyme coagulation naman ay cheese na ginagamitan ng rennet. Ang curd na nabubuo dito ay mas malambot kaysa sa acid coagulation at ang natitirang likido dito ay tinatawag na sweet whey. Ito ay ginagamit naman sa paggawa ng ricotta cheese. Ang mga mahalagang kagamitan na kailangan sa paggawa ng keso ay weighing scale, double boiler, strainer o cheesecloth, cheese mold, ladle, cuchillo, pH meter, at thermometer. Ang mga ingredients naman na kailangan ay magandang kalidad ng gatas, coagulant, starter cutter, at asin. Upang makagawa ng magandang kalidad na keso, kailangan natin ng magandang kalidad na gatas at hinarvest sa malinis na paraan. Kung tayo ay gagawa ng keso, lalo na kung ripened cheese, kailangan ng gatas ay walang bakas ng antibiotics dahil ito ay makakapigil sa pagdami at paglago ng ating good bacteria o starter culture na ating ilalagay. Ang coagulant o mga kasangkapan na magpapamuo ng gatas ay maaaring acid or enzyme. Ang mga acid na maaaring gamitin dito ay ang acetic acid o vinegar, citric acid, at tartaric acid. Ang kadalasang enzyme na ginagamit ng mga processors ay ang animal rennet, ngunit mayroon ding rennet na nanggaling sa gulay at microbes. Ang isa pang ingredient ay ang starter culture. Karaniwan itong ginagamit para sa mga ripened cheeses. Ito ay linalagay upang makaproduce ng lactic acid at bumaba ang pH ng ating mixture. Mapigilan ang pagtubo ng mga hindi kanais-nais sa microorganisms, magbigay ng mga angkop na enzyme para sa ripening stage, at makapag-produce ng hangit na klase sa ating cheese. May tatlong klase ng starter culture na ginagamit sa cheese making. Ito ang mesophilic bacteria, thermophilic bacteria, at gas and flavor producing starters. Ang mesophilic at thermophilic bacteria ay nagkakaiba sa temperature na kailangan upang ito ay tumubo. Andito din ang cheese na karaniwang napoproduce gamit ng bawat starter cultures. Panghuli ay ang salt. Ito ay dinadagdag upang magbigay ng lasa at nakatutulong upang ma-preserve ang ating cheese. Ang basic steps sa cheese making ay ang pag-receive ng gatas, pasteurization, tempering, coagulation, molding or draining, packaging at storage. Ang pasteurization ay ginagawa upang mapatay ang mga hindi kanais-nais na mikrobyo na maaring nasa ating gatas. Maaring gamitin ng high temperature short time o HTST na pinapainit ang gatas sa 72 to 75 degrees Celsius for 15 seconds o kaya ang low temperature long time ng 63 to 65 degrees Celsius for 30 minutes. Ang matinding init na lalagpas sa mga nasabing temperature ay hindi nire-rekomenda dahil ito ay makakasira sa protina ng ating gatas at magdudulot ng problema sa pagkocoagulate nito. Pagkatapos ng pasteurization, ang gatas ay palalamigin sa 40 to 45 degrees Celsius kung ito ay enzyme coagulated o mahigit 60 degrees Celsius kapag ito naman ay acid coagulated. Ito ay ginagawa upang masiguro natin ang pag-epekto ng ating enzyme at acid at magkaroon ng magandang yield. Ang coagulation process ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng coagulant at starter culture.
Sa pamamagitan nito, ang ating milk proteins ay nagsasama-sama at nakakabuo ng semi-food gel. Kapag nag-coagulate ang ating gatas, tayo ay magkakaroon ng curd at whey. Ang curd ay ang namuong gatas gamit ang coagulant at ang pangunahing laman nito ay ang fat at casein na isang uri ng protina sa gatas. Ang whey naman ay ang likido na humihiwalay sa curd na naglalaman ng tubig, lactose at whey protein. Ang pH o ang acidity ay importante sa paggawa ng cheese dahil dito nakukuha ang gusto nating lasa at texture ng ating cheeses. Ang gatas ng kalabaw ay may natural na pH na 6.6 to 6.8. Kapag tayo ay naglagay ng coagulant at ang pH nito ay bumaba na sa 5 to 5.5, ang gatas natin ay magsisimula ng mamuo. At kapag bumaba pa ito sa pH na 4.6, magkakaroon na tayo ng semi-firm gel. Ang coagulation ay maaaring tumagal ng 5 to 30 minutes, depende sa kalidad ng gatas at coagulant na ilalagay. Ang isang paraan para malaman kung maaari ng hatiin ang ating gel o coagulum ay sa pamamagitan ng clean break. Una ay ihiwain ang coagulum ng patayo at unti-unti iangat ang nahiwang parte. Kung ang hiwa ay malinis at clear na ang ating whey, maaari na itong hiwain sa maliliit na sukat. Pagkatapos ito, maaari na natin itong i-drain upang mahiwalay natin ang curd at ang whey. Huwag itapon ang whey dahil maaari pa itong gamitin sa paggawa ng ibang produkto katulad ng ricotta cheese. Maaari mag-drain gamit ang mga molde o gamit ang kamay upang ihugis ang ating curds. Pagkatapos nitong maihulma, maaari na itong ipack para maiwasan ang pagkawala ng moisture, ma-improve ang kanyang itsura, maproteksyonan sa mga hindi kanais-nais na microorganism, at maiwasan ang paglapat ng oxygen sa cheese. Ang mga kiyaso ay maaaring i-store sa refrigerated temperature o mas mababa sa 10 degrees Celsius at tatagal ng 7 to 14 days sa mga unripened cheese at ilang buwan para sa mga ripened cheeses. Ang mga ito ay hindi nire-recommendang ilagay sa freezer dahil maaari nitong masira ang texture at kalidad ng ating keso. Ating alamin naman kung paano gawin ang kesong puti, mozzarella cheese at ricotta cheese. Ang kesong puti ay isang tradisyonal na keso na may malambot na texture at maputing kulay. Ito ay nagmula sa probinsya ng Bulacan, Cebu, Laguna, Bacolod at Samar. Maaari itong gawin gamit ang acid o rennet bilang coagulant. Ang proseso ng kesong puti ay nagsisimula sa heat treatment, paglagay ng coagulant, paghihiwa ng coagulum, paglagay ng asin, pag-drain, paghihiwa base sa gustong hugis, pack, at store sa refrigerator. Ito ay kadalasang tumatagal ng 7 to 10 days. Ang mozzarella cheese naman ay isa ding uri ng fresh cheese na may puting kulay. Ito ay kabilang sa pasta filata family na ang ibig sabihin ay stretch curd. Ang pinakamagandang mozzarella ay magagawa sa paggamit ng gatas ng kalabaw dahil sa pagbibigay nito ng puting kulay. Ang unang step sa paggawa nito ay pasteurization o heat treatment. Sunod ay pagdagdag ng acid at rennet. Kapag ito ay namuo, maaari na hiwain ng coagulum at drain. Hiwain ang naiwang curd, dagdagan ng asin upang magbigay ng lasa. Ang susunod ay pag-i-stretch ng curd gamit ang mainit na tubig upang mabuo ang unique nitong structure. I-mold at gawing bilog, ipack at i-store sa refrigerator. Ito ay maaaring tumagal ng 7 to 10 days. Ricotta cheese. Ito ay isa ding uri ng fresh soft cheese. Kadalasan din itong tinatawag ng whey cheese dahil ito ay pinoproseso gamit ang nakuhang whey sa ibang cheese na ating ginawa. Kung kaya't ito ay tinatawag na ricotta, na ang ibig sabihin ay recook. Una, ihanda ang whey mixture. Maaari tayong magdagdag ng gatas kung gusto natin ng mas mataas na yield. Dito din kadalasan ay ina-adjust ang pH ng mixture sa pamamagitan ng paglagay ng food grade calcium hydroxide o sodium hydroxide para hindi ito mamuo agad kapag pinainitan. Susunod ay pasteurization, paglalagay ng acid upang mamuo at makagawa ng curd, i-drain sa cheesecloth o anumang cheese mold, ipack at i-store sa refrigerator.
maaari itong tumagal ng 14 days. At ang panghuli ay ang Gouda cheese. Ito naman ay isang uri ng ripened cheese na nagmula sa Netherlands. Ang Gouda cheese ay kakaiba sa ibang cheeses dahil ito ay dumaan sa step na washing ng curd. Ito ay semi-hard cheese na may maliliit na butas sa loob. Ang mga steps sa paggawa nito ay heat treatment, glalagay ng culture at rennet, paghiwa ng coagulum, pagdagdag ng tubig at paghuhugas ng ating curd, draining ng liquid, molding sa gustong hugis, pressing, brining, ripening at storage. Iyon lamang po. At nawa ang webinar na ito ay nakapagbigay kaalaman sa inyo tungkol sa mga cheeses. Maraming salamat po at muli, magandang araw.